This is POWCAST Sports Podcast with your host, Pow Salud. Alright, September 13, Sunday, and at ngayong gabi po, Fans Night po ulit tayo. Ibig sabihin po, pag Fans Night sa mga nanonood na live, pwede po kayo maging guest ngayon, ora mismo, pwedeng-pwede. Kung sakali man recorded nyo ito na papanood, eh next time, tuwing Linggo po, 9 o'clock, eh usually ha, not definitely yet, pero usually nagkakaroon tayo ng Fans Night, Sunday, 9 p.m. Dalawang linggo magkasunod na po natin ito ginagawa. Ako po si Pao Salud at welcome po sa POWCAST Sports Podcast. Kung hindi niyo pa napanood yung mga huling interview ko, this week po ang naging guest ko si Dan Nazareno, si Mark Viseles at si Mark Bariga. Dapat nakausap din natin si Alsa Baupan pero sa sinamang palad po eh hindi po masyado na maganda ang kanyang internet connection at nagkaroon ng technical issue kaya po hindi po natuloy ang aming guesting. So, ngayon po, inaanyayahan ko po kayo sumali sa akin dahil wala po akong pinaka-specific topic na pag-uusapan. Ang ginagawa pag Fans Night, sinasagot ko lang ang mga tanong ng mga fans. At ano po, nag-iimbita ako ng mga fans na sumali sa aking video chat. So, paano po sumali sa aking video chat at maging guest instantly, ha? Ang gagawin nyo lang, pumunta kayo sa... Kung nasa Facebook kayo ngayon, nasa description yan, nasa comment section, sa caption. Kung nasa YouTube, nasa description, hanapin nyo lang yung StreamYard link at nandoon, makikita nyo po ang paraan para makasali dito. So habang iniintay natin yan, magkaroon naman tayo ng konting balita at ang gagawin ko, magpapakita ako ng... Ito, papakita ako ng... sports balita natin at nang meron tayong mapakitang ibang bagay. Alright, so ito po ang pinapakita ko ngayon ay ang aming website po, powcastsports.com. Sa mga po hindi po nakakaalam, ang powcastsports.com po ay official website po ng Powcast, obviously ng Powcast Sports. tingnan natin kung may mas magandang position kasi masyado maliit ako eh. Alright, naghihintay po ako na magjo-join sa ating Fans Night. So, bali, ito po yung ating official website. Dito nyo po makikita lahat po ng mga, kumbagay, lahat ng mga videos. Minsan, may mga artikulo rin po na aming pinopost. Pa-soundcheck nga, parang hindi ako naririnig yata eh. Pwede po bang pa-comment kung ako po ay naririnig nyo? Can anyone comment if you can hear me? Naririnig nyo po ba ako? I just wanted to make sure you can hear me so I can continue with the live broadcast. Ako po ulit si Pao Salud at ito po ang Fans Night. At habang iniintay natin ang mga matatapang na fans, magbalita muna tayo kung ano bang balita ngayon, okay? Solid Powcast, thank you po sa lahat. Paki-comment nga kung naririnig po ako, maliwanag po ba ang aking boses, ako po ba ay naririnig ninyo? At sa mga nanonood ngayon, 35 viewers right away, please represent kung saan lugar kayo. At una na natin pag-usapan sa ating topic habang naghihintay tayo ng fans, ha? Again, sumali po kayo sa ating live video chat. Double check ko nga. May makikita kayong StreamYard link na nilagay ko doon sa ating live. Hinihintay ko kayo ha. At nang makapag-usap naman tayo, makapagkwentuhan tayo. Unahin na natin yung reaction ng mga tao habang naghihintay tayo. Reaction ng mga tao sa pagka-cancela po ng laban ni Mark Magnifico Magsayo kay Jose Haro. Medyo yung mga kasamaan ko sa Boxing Content Creators Club of the Philippines ay medyo naapektuhan din ng konti at kasi kami medyo naiintindihan talaga namin yung position ni Jose Haro. Ako, real talk, I'm disappointed. I'm disappointed but I'm not blaming Jose Haro. Disappointed ako dahil excited na ako sa laban eh. Sayang na sayang eh, di ba? Dali ah. Andiyan dyan na, dalawang linggo na lang, maglalaban na, tapos di pa matutuloy. So, ano na ngayon ang next? At bakit ba umayaw itong si Jose Haro? So, para po maliwanag po sa lahat po ng nakikinig or nanonood sa akin ngayon, si Jose Haro po ay umayaw. Unang-una, yung nagtatanong ha, may kontrata na yan, di ba, sir?
dapat ano, may breach of contract yan. Ang nangyari po kasi ay ganito, ito talaga yung nangyari. Kaya nakakuha ng dahilan at kumbaga nakapagdalawang isip po itong si Jose Haro dahil po yung September 23 na laban po sana ni Mark Magnifico Magsayo at saka ni Jose Haro, na-postpone. Postpone po siya sa ibang araw. October 3 po ang kumbaga ang bagong date. Hindi natin alam 'yan, ha. Hindi natin alam 'yan. Ngayon alam niyo na dahil tinanong ko si Jose Haro. So, 'di ba may contract at paano 'yon? Nung pinalitan daw yung date ng siguro ng PBC ng promoter, doon na siya nagdalawang isip. Kasi meron pong bagong kontrata na dapat pirmahan pag gano'n. Ibig sabihin, it's a new contract, it's a new date. And siguro, hindi siya pumirma dun sa pangalawang kontrata. At dahil din sa udyok ng kanyang pamilya, ito pong si Jose Haro ay may 7 anak. 7 po yung anak niya, ganun po kadami. At gaya, hindi po gaya ng ibang mga boksingero, siya po ay kumbaga medyo stable naman ang buhay, meron po siyang regular job na siguro kayang bumuhay ng pamilya niya, kaya hindi niya kaya you know, kinailangan ibuwis ang kanyang buhay, lalo na against Mark Magnifico Magsayo na alam naman natin na lamado doon sa laban na yun. At talaga namang kung iisipin talagang mahihirapan talaga itong si Jose Haro doon sa laban na yun. Kung sakaling mangyari, agree ba kayo sa akin? At yun, yun po ang pinaka problema natin. Kaya ngayon, wala nang kalaban si Mark Magsayo. Naghahanap-hanap na si Sean Gibbons ng MP promotion at hinihintay na lang po natin kung sino kaya ang makakalaban ni Mark Magsayo. At kayo, sino kaya sa tingin nyo mga kalaban ni Mark Magnifico Magsayo? Masipag sa box, ano, masipag hindi lang sa boxing kahit sa paggawa ng family. Ha ha ha. Ay, you know, 7 yung anak niya eh. Ang plano nga nila yata, 10 eh. Nung sa interview namin, 10. Hanapin ko nga yung interview na sinabi niya yung part na yun. Kasi usually pag ganun kahaba eh, hindi na masyado na tawag dito, hindi na napapansin. Anyway, it is very sad news, but we have to live with it. Ganun talaga ang buhay. Ngayon, ang iniintay ko ay may matapang po ba dito sa 67 na nanonood na makipagkwentuhan po sa akin via video chat. So, ang gagawin nyo lang ay i-click nyo lang po yung StreamYard link. Again, StreamYard link po sa description po kung kayo po ay nasa YouTube. Kung kayo naman po ay nasa, kumbaga eh, kung kayo ay nasa Facebook, nasa caption at hinihintay ko kayo dito para maging guest ko. Okay, next topic tayo habang wala akong kausap dito. Ang hirap pag solo eh, no? Sir Pao, sino guest mo? Wala po akong guest ngayon. Ikaw sana kung pwede ko maging guest dyan, Jan Rojas. Fans night po ang tawag dito sa ginagawa ko. Usually interaction lang sa fans at kung ano man yung mga balita. Naibalita ko lang yung Mark Magsayo. Ngayon, anong nangyari? Ayan, nasagot ko na eh. Umayaw kasi ano, sabi ng pamilya ni Haro, huwag na daw po siya magboxing at hindi na kailangan. Nag-iba kasi ng date, so kailangan ng bagong kontrata. So, kaya nagkaroon ng pagkakataon itong si Jose Haro na kumbaga alam mo na, baka exit at dahil din sa kanyang pamilya. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ngayon po ay September 13 at habang hinihintay ko ang aking fans na makipag-join sa akin, dinodouble check ko lang dito, mukhang naririnig niyo naman ako eh. I would like to give a special and exclusive announcement right now. Hindi ko pa nagagawa ng poster to eh. So this is ano po, aside po dun sa aking gagawin na podcast for the next Tuesday to Sunday, I'm sorry, Wednesday to Sunday. At ang announcement ko po ay magkakaroon po uli ng special press or sports blogger con
kasama ko po si na Filipino Brothers, si AG Sports, saka si Sokrama with Albert Pagara. Tuesday, 10 a.m. So abangan nyo na yan, ha? Tuesday, 10 a.m. At nandito na yung una nating guest ka. So, John, magpakita ka muna ng mukha, pare. Dahil, alam mo, dami ng ano sa atin, eh. Nagpa-prank, eh. So, pag walang mukha, ayun, nakita na. Ayun na, may mukha na. Alright. Madilim lang pala. John, ang dilim-dilim mo dyan. Hello po, John. Yun. What's up? Magandang gabi, John. Yun lang, may ina-internet mo. So, sa mga gusto pong sumali at gusto pong maging guest po dito po sa ating fans night, ay pumunta lang po kayo sa description, sa comment section, at i-click nyo lang yung StreamYard link at mapapasali na kayo. At mukhang may ina-internet connection, nagpakita lang ng mukha. Ito po ay para sa fans at ngayong gabi po, wala po tayong topic, kundi unwari yung mga balibalita lang, yung mga tanong nila. Alright, shout out Facebook user. Ba't wala yung pangalan mo? Lipat ka sa YouTube para lumabas yung pangalan mo. Sana nasa top 10 ang ranking ng 126 ang mga kalaban ni Magsayo. Baka multi uli. Okay. Boss, pa-shoutout naman sa anak ko kung si Kathleen na nag-birthday ngayon. Kathleen, happy birthday. Ay, ito na. Ito na si Mark Joseph. Ito na, si Suki. Mark, pare. Saan na gabi? Pare, hindi kita makakukusap offline. Hindi ko sinabasa talaga yung tanong mo last time. Kasi, okay lang. Siguro naka, ano ka na kung bakit. Okay. Meron kasi mga... Hindi. Napag-usapan namin yung mga ganun ta. Okay. So... Thank you, pare, at tumawag. Alam mo, naghihanap ako ng iba pa dyan na mga bago na pwede natin makausap. Dyan, next time, paano ka ulit, ha? Sir, sino? Si Mr. Diego. Andyan, Sir Diego, ha? Ah. Eh, baka nasa trabaho pa, o hindi pa pwede. Pare, okay. Pare, ano lang, bago tayo magsimula ng ano, kumbaga, pinaka kwentuhan natin, may balitaan ko lang yung mga tao sa antag dito sa upcoming schedule ng boxing at medyo mabagal yung internet ko ngayon. Ito sinesearch ko si Jose Haroy kung ano balita doon, eh. So ngayon po ang Philippine boxing na lalaban na lang po as schedule is si Gianriel Casimero na lang po for now. Ibig sabihin, siya na lang ang aabangan po natin sa September. So, kasi po, malamang po na October na ang laban ni Mark Magsayo. Most probably na October. Kasi ang hirap na makakuha ng kalaban, eh. Kung makakuha man siya ng kalaban ng September 23, hindi na ganun ka-quality. Hirap. So, ayun, hintayin tayo. Teka, hindi naglo-load yung aking boxing schedule. Pagal internet. Okay. Alright, tayo na lang magkwentuhan muna. Pare, meron ka pang gustong pagkukwentuhan? Yun nga, Sir Pao, yung regarding kay tawag dito. Sa pagpirma ni Albert Pagara ngayon sa MTK Global. Okay. Shoot, pare. Anong gusto mong, anong pinaka, ano mo dyan? Gaya kasi, yung nasabi ko kagaya nga ngayon, Sir Pao, yung nabanggit ko nga sa'yo, sa MPK Global siya. Ngayon, may option na kagaya na sinabi ko before, nasabi ko nga sa'yo na baka yun yung hudyat na baka makuha na niya yung laban niya kay Emmanuel Navarrete. Pangarap niya, di ba? Tapos, possible nga, di ba, na makapag-host siya ng may nabasa nga ako na possible sa Dubai siya lalaban, di ba, Sir Pao? Yung isang promoter na co-promoter ng MPK Global is under ng Dubai. So, ano po ba, Sir Pao, rating ni Albert Pagara? Hindi kasi ako, rating sa WBO. Number 8 yata siya sa rating, eh. Number 8 siya sa rating, pare. Pero, double check ko ngayon, ha. Tingnan natin. Ang, naka-rate siya yata sa super bantamweight pa, eh. Double check ko.
kasi yung pag ano sa kanya doon, pag announce sa kanya, world rated, di ba? MTK Global is proud to sign world rated Albert Pagara. Sir Pao, di kagaya nga nasabi niya namin sa iyo last time, di ba? Talagang maganda, makukuha niya yung gusto niya talaga. Pag kunting two fights lang, makukuha niya yung makakalaban niya talaga, yung gusto niya makalaban na caliber, lalo si Manuel Navarrete. Dahil okay, may pagkakamang nga ang MTK at top rank. Okay. So, depende yan sa gagawin ni Albert o kaya ng MTK. Explain ko lang sa mga tao ha, kung anong setup. Kasi co-promotion. Sabi mo Dubai, posible talaga yung Dubai. Kasi po, yung parang kanyang tumatay yung parang manager doon, yung DNG. No, yung Dubai. Dubai ang ano. Oo, Dubai. Tapos ang pinaka-promoter niya ay MPK. So, yun po yung setup noon. Kasi ito hindi rin na masyado na nagigets ng iba. Yung MP promotion, usually tumatayo silang parang manager. Ang promoter nila, yung PBC. Yung top rank. Parang same sir po nung PBC ngayon, pag may event, minsan TGB promotions yung kasosyo, si Tom Brown. Yeah. Minsan may weather promotions, di ba? Pag events ng PBC. Ganun yung tema niya. Yan. So, swerte si Albert kasi naka-sign siya nang directly sa MTK, DNG, na, kumbaga, wala na masyadong middleman. Okay na yan. Tsaka, sa number 7 pala siya sa WBO, sa Super Bantamweight. Ngayon, depende kung lalaban pa siya sa Super Bantamweight or sa tataas siya ng featherweight, kung sino ang makakalaban niya na world champion. Pero kung gusto niya talaga si Navarrete, kailangan niya umakyat. Sir Pao. Saka Sir Pao, nakita ko, mukhang kaya niya yung Angelo eh. Angelo Leo? Pwede. Mukhang naano ko, Sir Pao, wala na mo ba naano ko? Mukhang kaya eh. Magandang bigayan yun, Sir Pao. Ang nakikita kong posibleng mangyari muna ito ha. And again po ha, gusto ko po kayong imbitahan sa lahat po ng nanonood. Pwede po kayong makipagkwentuhan sa akin live gaya ni Mark. Mali na kayo. Click nyo lang yung StreamYard link. Madali lang naman. Basta may maganda kayong internet. Ito yung nakikita ko mangyari, Mark. Tingin ko hindi muna siya akyat kung kaya naman niya itimbang. Kuhanin niya muna yung world title sa 122. Contend ano ba siya? Pag naging world champion sa 122, pwede na siya mag 126. Mahirap kasi pag umakyat ka na, mahirap bumaba. Oo, tama yun, tama yun. Diba? Pero so, yun ang mas magandang strategy. Strategy ka muna sa ano muna, magpaka-ano ka muna kagaya kay Joseph Diaz. Nag-ano muna siya. At tama-tama, nasa junior featherweight si Joseph Diaz, Sir Pau. Oo. IBF, di ba? Oo. May rank din ba siya sa IBF? Si Diaz, tingnan ko ako nakarank. Sino yan? Si Pagara, may rank din ba sa IBF? Wala, sa WBO lang siya nakarank eh. Yun, pero kung option 2 fights lang na competitive talaga, pwede yun si Angelo Leo. Si Serrano, Diego. Mark. Ano ang ganda. Ang pangalan mo? Nagulat ako. Sino ba ito kamukha ni Diego? The Moro Bolo Battalion. Pwede bang magpaliwanag ka kung bakit yan ang pangalan mo? Ang dami kasi nagtatanong kung ako ba daw yung DJ yata. Eh, yun din ang tanong ko sa'yo eh. Yun din ang tanong ko sa'yo nung una eh. Diego Bandido! Hindi din. Ayun, promote natin eh. Sana pinanindigan mo na. Okay, sandali. Naputol eh. Wala na bang iba dyan? Dito dalawa na to. Suki na to eh. Parang regular na to ah. Okay, baka sa isang araw, baka mayroon na to mga YouTube channel ah. Okay. So, yung wala siyang ranking si Pagara sa so far dito sa listahan ko, ano lang siya sa WBO lang siya naka-rank. So, I think doon siya posibleng mag title no, shot muna. Tas, so, yung ano ngayon, Sir Paul, sino kaya magiging trainer niya? Yun, tinanong ko na siya. Ngayon, tama-tama yan. Ito, i-announce ko po ulit, ha? Sa Tuesday. Anong date ba sa Tuesday? Sabado.
Sabado, Tuesday ba? Tuesday. September 15. September 15. Nakalak na ako ulit ng special press conference ng sports blogger con kay Albert Pagara at yan ang mga tatanungin natin. Abangan natin yan, Sir Pao. Maganda yan. Alas 10 ng umaga to. Alas 10 ng umaga. Kasama namin si Shokrama TV, si Filipino Brothers, saka si AG Sports. Yung mga iba, medyo busy daw sila eh. Kasi sanay na sila ng gabi. Tsaka, medyo ano eh, pahinga yung iba mga YouTuber ngayon eh. Alam mo, mahirap din kasi ng araw-araw eh. Pag talagang di ka makaisip ng content, maubusan ka. Alright. Moro, alam mo, magbigay ka naman ng magandang pangalan na pwedeng itawag sa iyo na tunay para hindi ka pa iba-iba ng pangalan, para kang ano eh, artista eh. Diego na lang. Diego. Ba, ano ni Sir Diego eh. Hunk. Ano bang sa atin? Ano bang kwento mo? Since na maraming controversy ngayon, may ano sana ako regarding nung may napansin ba kayong mali dun sa Inoue versus Donaire? Mm-hmm. May mali. Napansin kayong kakaiba. Wala pa kasi akong... Honestly, yeah. Ako wala eh. Wala ano, when you say kakaiba against yeah. The rule? No, sa laban. Kasi may... napansin akong anomaly. Now, wala pa akong naririnig kung... Can I show you guys? Okay lang? Sige. Baka may sige. Gusto ko yung... Ano ka ba? Hindi, naka-cellphone ko eh. Alam mo, pag naka-desktop ka, may share screen eh. Kaso, pag naka-cellphone ka, pakita mo na lang. Sa iPad ako. Teka lang. Eto na lang. Napansin niyo yung gloves niya? Oop. Sige, tingnan natin. Everlast. Nanito. Oo. Everlast, di ba? Tapos, terno ng suot niya. Oo. And then, against, ito sa WSS to eh. Against Stephon Young, Everlast. Yeah. Oo. Tapos, terno ng damit niya. Tinan nyo kay, against Inoue. Hindi ko makita kung ano yung brand eh. Winning glove. Winning, also, okay. Also known as Japanese pillow gloves. Oh, alam ko. At saka hindi... Kasi si Nonito, alam, malandi siya eh. Pareho kami eh. Malihilig mag-outfit. Tapos laging naka-ensemble. Di ba? At saka yung gloves niya, official gloves niya, yung Everlast talaga na puncher's gloves. Before pa. Di ba? Pero... dun sa fight nila ni sa buong WSS na tournament naka Everlast siya, pero nung fight ni Inoue naka winning glove siya, tapos hindi pa nakaterno sa ensemble niya, sa damit niya hindi nakaterno. Sa boots, hindi nakaterno sa trunks, which leads me to believe na it happened last minute. So ang ibig sabihin may anomaly sa gloves. Naalala niyo yung Pacquiao versus Morales? Yeah, one. Morales. Oo. Anong suot na gloves ni Pacquiao? Pinalitan eh. Ayaw ng Reyes eh. Ayaw ng Cleto Reyes punchers gloves. Yeah. Bakit ganun? Kasi ano yan, yung balat yun ng kabayo ba yun? Horse hair. Oo, tama. Yeah, horse hair. Mukhang ano yung pagamit yung tunay na gloves. Mukhang iba ang sukat na gloves na yan. Hindi yung tamang sukat niya. Ang winning gloves, gamit siya ng mga... yung medyo brittle hands. Kasi maano yung padding niya eh. Kapal, makapal yung padding. Imaginein mo kung ang gamit ni Nonito, nabasag na nga yung orbital bone niya, di ba? Na gamit pillow gloves. Sa akin lang, something happened. We don't know. Nag-open ka ng something. Oo, nagkakontratahan sila nung before pa ng WBS na ito gamit. Pero hindi naman nagsalita si ano eh. Hindi nagsalita si Donaire. Of course, na pinahiram yung trophy sa kanya.
Ah. Inairam yung trophy. Pero, sa akin lang, hindi 100% si Dunay rin nung ano, kaya gusto ko makakita ng rematch. Kasi, yun, parang na politika siya nun eh. Hindi lang natin alam. Territory pa ng Japan. Yeah, that's what happened when you're fighting in the promotion of others. Yeah. Pero the best thing para mag-rematch sila, talunin niya si Ubali. Kasi mas manong siya eh. Pag nanalo siya, WBC yun eh. So, Pao, since na ikaw yung nakakausap ni Donaire, tanungin mo sa sunod. try ko. Oh. Alam mo, ang dami nag-request nga sa akin na kausapin ko, pero medyo mahirap si Nonito kausapin pag sa ano kasi nasa ibang lugar saka iba yung ano time zone. Yung tatay niya lagi nakakausap ko, sumasagot, pero siya parang busy. Minessage ko nga siya nung ano after the fight, bakit ganito yung gloves na suot mo? Hindi naman siya nagreply. Hindi na. Ayaw na niya ng ano, ng controversy. Alam mo na, dagdag controversy na naman yan eh. But it's possible. Tingin ko it's possible na talagang mapalitan. Kasi alam ko sponsor talaga siya ng Everlast eh. Ever since, puro Everlast talaga yan eh. Aha. Natatanda ko. Ano yan, sir, nung laban niya kay Wilfredo Vasquez, kay Ore Arce, kay Gregundo, Everlast talaga yan. Pero pansin ko, tubutin na ano, Sir Diego, kung ano. Oo. Ngayon ko lang napansin din yun, ha, na... Oo, galing si Diego. Ayos. Sige. May sabi ka. Question lang. Na may question yung whole fight nila. Bakit gano'n? Yun na. Kaya pag si Casimero lumaban kay ano, mas okay talaga kung sa Amerika sana. Para hindi siya mabulaga ng gano'n. Bulagang bulaga si Donaire, hindi nga niya napalitan ng kulay yung ano eh, yung gloves. hindi katerno ng shorts at saka ng boots niya, di ba? So parang last minute talaga nangyari. Yun na nga yun, sanabi na eh. Alam mo, sinabi rin sa akin ni Mark Bariga. Mark Bariga, hindi ko lang kilala nyo, Olympian boxer. Mapag-usapan din namin yung ano eh, yung... Inuwi. Natalo daw ng Cuban. At saka hindi daw magaling yan nung amateur, si Inuwi. Mm-hmm. Nag-improve lang ng todo. Tapos, yung laban niya sa Amerika, wala daw talagang very unimpressive. So, ang sinasabi niya, magaling lang daw si Inuwi pag nasa Japan. Kaya, iniwas muna. I wouldn't go that far. Pero gusto ko yung laban na Casimero yung Inoue. Kasi yung style nila, sa style nilang dalawa, it's the... the perfect representation of the Japanese martial art. Tapos si Casimero naman of the Filipino martial art. Yung movements, yung galaw. Yung kay Inoue, very precise, very strong, and very quick. Like, you know, nung mga samurai, mabibilis sila, di ba? Kasi meron naman mabilis at pero tricky, parang kali ng Pilipino, maano yung footwork at saka meron pa isa tricky. Panutukan, parang ano lang. Oh, panutukan, di ba? Oh, yeah. And yung empty hand eh. Okay, all right. Alam mo, naya ako nawawala sa ano kasi hinahanap ko yung ano, pinapirmahan ko kayo nito Donaire. Na gloves. Inaanap ko kung Everlast na yung suit niya nung panahon na yun. Ever 2010. Since. Everlast ever talaga. Since. Okay. So, ano na yan? Isa yan sa question natin. Pero, well, huwag na tayo gumawa ng masyadong issue. Tatanungin ko na lang after. Tinatry ko ma-schedule eh, na makalaban yan eh. Pero ito, gusto ko rin itanong sa hindi Filipino. Nabalitaan nyo, isang malaking balita sa Amerika din to. Canelo Alvarez, yung demandahan. Oo. Dinimanda niya yung The Zone dahil sa hindi siya binibigyan ng anong take niya dito? Kalokohan. Loko. Si Mark, napapailing eh. Ano ba, ano sa'yo? Para sa akin, Sir Pao, kahit naman siguro kung ano, pinirmahan mo yun, dapat bayaran ka ng ganun talagang halaga.
Ang ano kasi pala, dapat nilagay din sa argument, eh, mahirap kasi pag kagaya ng sitwasyon ni Canelo eh, na hindi siya masyadong ano sa English, parang inaasa niya lang lagi kay Oscar De La Hoya kasi 'di ba Mexican-American si Oscar. Parang iniasa na lang niya kung ano, kumbaga kung ano yung ano nung kontrata, explain mo sa Mexican, pero hindi niya maano eh. Yun din yung kasi yung mahirap minsan sa isang boksingero eh, na hindi na-explain ng tama sa kanya yung ano ng kontrata. Pero sinasabi naman ni Oscar, wala naman daw siyang kasalanan, kasalanan daw ng The Zone. Kasi kung ano daw yung mabenta ng kontrata na laban, yun nang daw, eh, kagaya na sinasabi niya, parang sinasabi na siya, ano yung cheeky picker ba yun? Parang ganun. Cherry picker. Cherry picker, namimili ng kalaban, di ba? Na parang inanon daw niya si Derebianchenko. Eh, sa akin naman, si Canelo, walang inaatrasan yan. Talagang mayroon nga lang talaga siguro dapat sinunod pa rin ng dosong kahit anong mangyayari. Kasi yun ang in-offer nila eh. Hindi na sila nag-offer kung ganun. Ayaw niya kay Triple G. Si Canelo. Ayaw niya kay Triple G. At saka ano, yun hindi. Yung definition nila ng ano, ng high-profile fighter, iba. Na, hindi ko alam kung nakita niyo yung mga McGregor, De La Hoya na yung high-profile. Kaya mababa yung bigay dun sa iba dahil hindi sila sikat. Nakita ko na yung ano, inibenta ko pala, oh. Yung Donaire signature ko, pinapakita ko lang. Hanggang mayabang ko lang. Yung tanong kasi dyan ngayon, Sir Pao, nagka-problema ngayon si De La Hoya tsaka si Canelo. Nabanggit, may nabanggit nga siyan si Sir Diego last time nung nag-comment siya na sabi nga niya, hindi niya kailangan niya ni Canelo ng promoter. Kailangan na lang niya na siguro ng tawag dito, ng parang business support, ano na lang, network supporter. Para sa akin kasi, sa opinion ko, sa tingin ko niyan, pag hindi talaga naayos to, dinamanda na niya eh. Tingin ko, maghahanap na lang ko parang kagaya kay Manny Pacquiao na kailangan may makasupport lang sa kanya para sa negotiable table na lang. Hindi pa naman siguro, well, ha, pero sa pananaw ko, Sir Pau, doon din mapupunta yun eh. Well, ako sa tingin ko, ano lang yan. Yun nga, nanghihingi lang ng malaki pero wala naman siya yung mapupuntahan ngayon eh. Sa tingin ko lang ha, tipid din lahat ng mga promotion eh. So kung naghahanap siya ng malaki, ito na yung pinaka-long-term, pinaka-maganda niya contract. Siguro talagang ipid din yung Dozon kasi wala talagang kita eh. Anyway, narinig ko, hindi ko lang kung totoo, na-dismiss na daw ka din kagad eh. Yeah, na-dismiss. na-dismiss din. Kasi nag-hire lang niya yung mga attorney na hinire niya, mukhang yung nasa gilid. Taga-recto lang yata eh. Yun, ang saka naman nun. Ayun, laban. Na ano, short term lang yung goal ng attorney na pagbayad lang ng ano ng attorney fee. Sandali, tapos na. Iba-iba yung sinulat eh. Tapos mali-mali daw yung grammar at sa wala pang mga hindi marunong magkama. Oh my goodness. Ay, nako. Ang hirap ang ganyan eh, no? Hindi mo alam, nagkamali, ganun siya kalaking pera eh. Bakit di siya mag-hire ng degalidad, di ba? Gagastos na rin lang siya eh. Dapat yung mga Hudeo yung mga hinire niya. Dapat si Bob Arum ang hinire niya. Mas panalo yun, attorney yun eh. Attorney yun si Bob Arum eh. Sablay din kasi yung The Zone eh. Nagpaka masyado silang ano eh. Gusto kasi nila makapingwit ng maraming boxers. Kaya pakita nila na ganito yung offer nila. Kahit si Pacquiao, inano nila eh. Si diba Mikey Garcia, laki din ng offer ah. Yeah. Yeah? Mikey Garcia kay Jesse Vargas. Laki ng offer nun ah. Ay, si Pacquiao sinubukan ni rin ni Eddie Hearn kaso nga lang hindi nag-ano, it didn't work. Pero si Pacquiao, 'di ba, ano na siya? Sa promotion siya ni ano ni Conor McGregor. Alam niyo 'yon? Yung ano parang managing company. Ayun, sa managing. Pero he can fight in any promotion, kumbaga. Pero manager niya ngayon, yung manager ni Conor McGregor. Yeah, for ano lang yan, for sponsors, negotiation, and all those things. Ayun.
ito pa isang usapan natin aside from that transition ko lang kay Manny. Nawawala na naman siya sa usapan. Sa tingin ko sa isang araw meron na namang gossip na lalabas. Pero ang pinanghawiling ano natin, hindi na siya lalaban this year. Hindi na ba siya lalaban? Pwede. I think so. Pwede, tsaka I think so. Oh, okay. Bakit, bakit? Ano sa tingin niyo, bakit hindi siya bakit hindi lalaban? Eh, pero sa si Sean Gibbons, nagkaano pa siya na everything is open. Narinig niyo ba ako? Tapo. Oo, tinutulalaan niyo ako. Ito kasi ha, ito yung scenario ko dyan. September ngayon, di ba? September. If Manny Pacquiao will have a fight, so ang pinakasunan niyan, kasi he needs 2 months training, so September na ngayon, October, November, December. But he needs to announce it this month. Pwede yan, Sir Pao, January, kagaya kay Adrian Broner, yung laban niya. January. So, January. Pwede yun. Kasi, ano yung Senado eh. Mm. Diba, inaano niya rin din yung schedule ng Senado eh. Okay lang sana, hindi Senador Sir Manny. Inaano rin din yung schedule niya sa Senado. Kaya possible na yan, next year, 18, January, February. Mga bakasyon ng mga Senador. Ang ano lang, ang nakikita ko dito, January, who would be available for January, yung kikitain niya. Tingin ko one of the reason why bakit hindi nangyayari yung laban is because of the commercial, of the money. Sa at this stage ng karir niya, the money has to always be there now. Kasi, whether we admit it or not, I think yun na lang talaga yung dinalabanan niya ngayon. Kasi nakuha niya na lahat ng legacy. Dagdag na lang. So that's why, medyo in doubt ako kung makakalaban pa ba siya. Baka isa na lang. Kasi I don't think baka lumaban siya ng ano, ng late 2021. I don't think lalaban siya ng late 2021. If tatakbo siya. Tsaka kailangan siya. Naman lumaban, Sir Pao. Ano, Sir Pao, di ba may rules ang WBA? Pag matagal sa'yo, matagal ka di lumaban na walang dahilan, babawin sa'yo yun, di ba? Yun na nga. Meron din isang argument sa Meron din isang argument pare sa US media na nabasa ko na is it okay for us to exempt Manny Pacquiao because he's old, he's kumbaga he's done his legacy to choose and to lie low ng mga kalaban. Is it okay na hindi siya lumaban ngayon dahil ano siya, legend na siya, kumbaga hindi niya nakakalaban yung mga bata. Na dapat i-strip na, sabi doon sa napakinggan ko. So, nagka-question sila. Pero ang sagot nila doon, dapat hindi. Dapat no exception kay Pacquiao. Tagal niya na hindi lumalaban. Usually, dapat strip na yan eh. Kasi lumalaban ng iba eh, di ba? One year, strip na dapat yan. Strip na yan. Di ba? Unless, kagaya kay Kitorman, nung WBA, injury siya. Kaya hindi binawi hindi yun. Hindi naman siya injured eh. Wala naman dahilan, di ba? Pandemic yung dahilan. Pandemic. But then again, everyone else is fighting already. Not everyone. Yung mga high level. Mga high level natin dito. Hindi masyado sila kanilo. Saka sa US. Kumbaga, wala, kahit pwede talaga siya lumaban kung kakailanganin. Gusto nila pera, lahat, sanction yung body. Everybody wants money. They will wait. They've waited for Canelo. They made belts for Canelo. Yun lang. Yun lang. They made yun a weight class for Canelo. Yun lang ang pinakasagot dyan. And then, having a belt on the line is, you know, magandang pera talaga yan eh. Manny Pacquiao is one of the few fighters who guarantees 500,000 pay-per-view. Guarantee. Wow. At saka, alam mo, WBA, gumagawa na naman ng paraan eh, para hindi ma-strip yung ano ni Pacquiao. May tatlo na silang world champion eh, world champion, di ba? And ano ngayon, regular, may interim pa, may silver ba yung isa?
Gold, silver, yata. Ah, ewan ko. Ang dami. Dami. Kalokohan. Yung IBF na lang yata, wala. Okay. Kaya lahat ng mga fans na sabi na, ano yan, alam mo na. puro pera, kaya hindi nila i-strip kasi pag hawak ni Pacquiao, mas malaki ang kita. Yep. Diba? Matalino rin si Gilberto Mendoza eh. Baka nakikinig si Gilberto Mendoza. Alam mo, ang hirap. Ito kasi mahirap sa akin. Alam mo, kaya gusto ko sa inyo na manggaling lahat eh. Kasi may mga kaibigan na ako, taga WBA, WBO, IBF. Baka hindi na ako pansinin bukas. Ano nga yan? I'm trading lang. I'm trading on thin line. Kaya, I-private okay ko sa inyo mangyayari. Hindi, okay lang. Okay lang. Wala naman ako sinabing hindi totoo. Tsaka tama naman. Hindi ko naman sila binabash. Sasabi ko lang naman, ang daming champion. Bakit ang daming champion? Usuhan na lahat. Maramihan. Buti, ano, tingin mo ba prepare sa'yo ng WBA na kalabanin ni Manny Pacquiao yung tatlo pang champion? No, si Ugas lang. Mm-hmm. Siya yung Ugas mandatory. Siya yung regular champion. Mag-unify ulit sila kagaya ng ginawa ni Pacquiao at ni Thurman. Ang ano lang, what Trump's mandatory is unification. So, if he unifies with si si Errol Spence. Or he can he can drop that belt. Belt doesn't make Pacquiao. Let's be real now. He makes the belt, not the other way around. Tapos na. Yeah. hindi masyado na realize ng ano pa yan. Pero ano eh, isang tanong sa medyo like na-doubt ako eh. Do you think it will ever happen? Crawford tsaka Spence fight with Pacquiao, either or? Parang duda na ako na mangyayari. No, I don't think so. Sana, kung ano sila, if they have honor, sila yung maglalaban and the winner gets Pacquiao in the perfect world. Kasi they're the ones who need to prove themselves and they know that Pacquiao is their ticket, meal ticket. Siya yung parang Oscar de la Hoya eh, di ba? Pag natalo si Pacquiao, another level na. Ibang level na agad sila. May ayaw nila maglaban. Kasi takot sila matalo. Sabi nila kasi hindi isang promoter eh si Tyson Fury at saka si Deontay Wilder nga. Naglaban nga eh. Nagsama nga ang PBC at Top Rank, 'di ba? Si ano na lang talaga. May isa nag-iingay eh si ang tawag si Josh Taylor, ingay ng ingay ngayon. 140 'di ba si Josh Taylor? Aha. Ayun, sa pa rin 'yon. Pwede rin. Ilan ba belt ni Josh Taylor? Tatlo. Tatlo ba? Isa kay Ramirez. Pag naglaban sila, yun sana. Masarap yun. Ayun nga. Ayun na yung sinasabi mo. Dalawa kay Ramirez. Dalawa kay Ramirez. WBC, WBA, IBX sa kanya. Yung maganda pag naglaban sila, ano? Tapos, kalaban nila si Pacquiao. Doon na lang yung ano niya. Yun yung kwet, ano mo eh, yung pinaka isang mong route eh. Kasi maaarte masyado yung mga ano eh, pang 47 eh. Teka, meron tayong nanonood na isang idol natin. Mark, pag-dipi ko magsayo, always ayun. Watching Powcast. Sorry, I'm so sorry to hear about the postponement or cancellation of your fight with Jose Aro. Sayang. Sayang talaga. Oo, pare. Kailan mo ba kami babalitaan kung sino yung kapalit ni Haro at kailan yung laban? Baka pwede i-comment mo. Comment mo na. Ayaw din nga ba eh. Sali kayo sa ating usapan at itong dalawa na lang talaga kung kakwento ang tuwing linggo eh. Sa akin lang. Kunyari tayo mga boxer, may mga pangalan. Tapos nagka-problema sa isang promoter. Ngayon, dumating sa punto natin, mayroong 5 kilalang mga promoter sa Amerika na nag-offer sa atin. Sabihin natin, sir, Top Rank, Matchroom Sports, PBC,
Mayweather Promotions, Golden Boy Promotions. Ngayon, sa tingin natin po, sa tingin nyo po, kung kayo papapiliin, saan kaya mas magandang umano? Yung sa tingin natin, mas magandang humawak ng tao, yung hindi siya marunong mag-alaga ng boksingero, sa tingin nyo, na maibigay yung gusto nating fight. Ang hirap ng tanong mo eh. I think the promotion are driven by money kasi. Talagang they will make the fight lang, if it makes money sense. Hindi kagaya ng Manny Pacquiao. Hindi kayo kagaya ng Manny Pacquiao. Sabihin natin, kalibel natin si minatin kagaya kay Josh Taylor kasi kakapirma lang ni Josh Taylor sa top rank kung di ako nagkakamali. Sample lang na kunyari may nag-offer sa atin ng mga may nag-offer sa akin, sample kung gaya nung kagaya ko Josh Taylor. Kung sino yung pwedeng ano. Sa tingin natin sino yung magagaling talaga na magbigay yung laban na hindi marunong mag-alaga. Yung marunong mag-alaga na promoter ang ibig sabihin mo. Yung magaling kagaya ni Eddie Hearn, hindi marunong mag-alaga, hindi siya ayaw niya nag-alaga siya. Nilalaban niya kagad, halimbawa, kagaya ang defeated niya, nilalaban niya sa ano, parang ganun. Iba kasi, iba sila ng ano, approach pare, eh. Kaya ang hirap sagutin eh. Ito na lang yung bago natin guess ang ano natin, binyagin natin. Joriel, naririnig mo ba kami? Dalawa pa kayo dyan, ang sweet niyo ah. Baka magkapalit sila ng mukha. Yeah, sweet ah. Narinig mo ba yung pinag-uusapan namin? Oo, narinig namin. Ano, comment ka. Ano daw promotion? Ikaw muna. Sumali ka na dito sa usapan eh. Ano, sino promotion? Ang sweet-sweet nyo talaga. Parang yung mag-shota. Okay. Okay ba? Ito na lang si Diego Mare. Ayaw nila magsalita. Napapakita na lang ang mukha. Eh. Kailangan nyo magsalita, ha? Okay. Makikinig lang kami, makikinig. Okay, sige, sige. Diego. Oh. Ikaw na. I think wala naman sa alaga yan, eh. Dapat, wag tayong maghanap ng kung sino magaling mag-alaga. Let's not hope for that. Kasi... Hindi, ang point ko, Sir Diego, ang point ko kasi doon, sino yung sa tingin mo, na tingin mo sa sarili mo pag ikaw boksingero, yung talagang para sa'yo na yung ano mo, madaling mano ba yung laban na gusto mo? Depende sa weight class. Depende sa weight class. Tingnan mo na lang yung roster nila. Kunwari, ako, welterweight. Na kanino ba yung mga welterweight na kay PBC? Doon ako kay PBC. Assuming yan na pare-pareho yung kontrata, ha? Assuming na pare-pareho yung kontrata. Kasi kung ang kontrata, mas maganda doon sa isa, money will always be a big factor. Yeah. I don't mind being a Terrence Crawford because sikat din naman ako, nabibigyan naman ako ng belt ng ano ko, ng promoter ko, Babarum. Mm-hmm. Hindi ko lang nakakalaban yung magaling. Ngayon, isa pa yon, Sir Pao. Kung malaking diferensya. Kung pare-pareho yan, yung Diego Bandido na sagot ang tingin ko. Ayun, sabi ni Marco, depende sa contract. Depende siyempre. Sabi naman, Ian, sali ka na dito. Pinakamagaling daw mag-alaga, Japan, Tekken, o Hashi, o lower weights. Ayan, inaabang-abangan natin dyan. KJ Kataraha, ano daw, baka daw, Ohashi. Kay Naoya yan eh, si Ohashi, di ba? Ian, pasok ko naman dito para makipagkwentuhan ka sa amin. Kala ko nga, Tekken dati yun eh, Ohashi pala yun. Kaya Akihiro Honda. Satisfied ka ba sa sagot tayo? Parang hindi ka na-satisfied masyado sa gusto mong ilabas sa amin. Ano ko naman, para sa atin lang, kung ikaw lang sa ano, sample lang, sir. Ako, kung ang tatanungin nyo, sir, kung ganun, mas gusto ko sa matchroom. Bakit? Sample lang. Si Eddie Hearn kasi, siya yung tipong hindi siya, ano, kumbaga, pag hindi na, kunyari, Bob Arum, may laban ako kunyari. Nag-offer si Bob Arum, hindi ko nagustuhan. O susubukan niya siya rin mag-offer na lang.
Hindi siya yung tipo na para bang ano, sige kung anong fighter, you want to ano fight my fighter, ganun siya. Ano pag undefeated, napansin ko lang kasi Sir Pau, si Sir Eddie Hearn, hindi siya takot mag ano, sumugal ng fighter niya. Sa mga ano, undefeated fighter niya, hindi siya takot, lalo si Callum Smith, Billy Joe Saunders, hindi siya takot na ilabang kay Canelo na masira yung ano, undefeated ano. Unless kagaya sa PBC, merong something na, ah wait, wait, wag muna natin laban to, dito ka muna, pag ano ka muna, saka na natin pag ano yan, parang ganun. Yung ano mo pare, yung comment mo, I think you're commenting as a fan. Because if you're a fan, that's what you want to happen. Pero sometimes kasi pag boxingero ka, sometimes it helps din na inaalagaan ka pag hindi ka pa handa. So there's a reason pare, tingin ko lang ha. Because I'm looking at it as a manager. There's a reason kung bakit hindi ko muna ilalaban si Canelo sa ganitong box. Bakit hindi ko ilalaban si Terence Crawford kay Errol Spence. There's a reason. Kung si Hearn kasi is maybe is yung style niya as a fan eh. He wants to see a good fight. Pero yung iba as a businessman style like tapa babarum huwag muna because that's my investment. So there's always a reason kung bakit hindi nangyayari. Kaya nga kasi boxing is business. Actually, so, si Bob Arum, hindi naman maselan si Bob Arum. Tingnan mo anong ginawa niya kay Pacquiao dati. Pinakalaban yung lahat ng mga Golden Boy Mexican. Okay. At saka yung pagiging undefeated, it's a new phenomena. Katarantaduhan yan eh. Talagang matatalo yung mga fighters. Huwag kayong matakot matalo. Kasi kagagawa ni Floyd yan eh. Kasi 50-0. Labanan mo ang tunay. Labanan mo eh. Hindi yung pwede yung sabi yung undefeated ako. Bakit undefeated ka ba? Sino ba yung laban mo? Ang kaya ka telescore. Ano-ano kay Kit Turman. O ba? Di ba ang dami mong inaano-ano? Tignan mo si Pacquiao. Ilang beses na natalo. Ano? Tignan mo si Casimero. No problem. No problem. Basta pag sellable ka lang, you put yourself in that position na ang mga tao, kahit anong mangyari, susuportahan ka nila. Kahit matalo ka naman, they're excited to see if you can diba, bounce back from your loss. Good kaya, example yung sinabi mo, sir. Forget about promoters, anong-ano. Sila, dapat mag-focus yung mga fighters sa sarili nila. Build your brand, take care of your body, fight the right fights na parang every time ka lalaban, you learn something new, may makukuha ka, and then you gain fans as well. Lagay mo lahat. And marketing then, talaga to si ano eh, si Diego eh. Marketing nga. Sa'yo ako natuto eh. Okay, alam mo, yung mga punto nyo, lalo na yung punto mo, tama naman yan, unfortunately, sabi mo nga, in the real world, it doesn't happen the way we want it to. So, ita-transition ko lang ha, dahil itong biruin mo ha, parang yung usapan natin, kukunti pala yung topic, 53 minutes na pala akong nakalive, 53 minutes. Merong nagtanong dito si Gigi Cardon, bakit po natalo si Jack Tepora kay Escandon? Medyo mainit-init din yung topic na to kanina kasi pinost ko yung Basher versus Jack Tepora. Hindi na naman siya tinantalan. Ano bang, napanood nyo ba yung laban na to? Oo, sir pa ako, napanood yun. Tingin ko kung pangyayari kay Jack Tepora yun, dala na yun parang kasi nakailang palit sila ng kalabang before kay Escandon, sir pa ako, kundi ako nagkakamali. Parang hindi na nila na ano nila yung trainer niya na parang ilang days lang ang weeks bago na fightin si Escandon. Kaya hindi sila gaano nakapag-prepare talaga nung laban na yan na maayos. Hindi nila gaano pag-aralan na yun. Sa akin, sa panan mo ko. Jeko, ikaw na. Ikaw na lang magsabi. Yung problema doon, di ba kasi na-knockout siya. Sabi niya, it's because he drained himself. So it's not the pagpalit ng kalaban kasi wala pa sa level na yan eh. Na hindi naman yung kalaban niya level ni Canelo. Parang matanda na, di ba? Yung kalaban niya. So it's really a bad look na he lost. I'm not downing Jack Tepora. I used to really like that guy. And he's a gifted fighter. Yung ano lang, siguro he
he left he, yung eyes niya on the ball nawala. Kasi it's a weight problem eh. Weight management problem yung nangyari yata eh. Lagi siya may problema eh. Lagi siya may problema sa weight management eh. Ayun okay. lang. Kasi medyo chubby yung mukha niya nun eh. Di ba? Oo po. Oh, mahirap talaga. I think may pag-asa pa naman ito. He said he's gonna boom up in weight. Yeah. Eh, pero tinanong ko siya nung namin sino ba yung conditioning coach niya. Yung conditioning coach niya, same ng conditioning coach ni Casimero. Ang problema, hindi daw nagkasundo yung coach niya tsaka yung conditioning coach niya. Have you heard of that story? No. So, sinabi niya yun sa interview. So, wala siyang conditioning coach noon? Eh, si ano nga, si Memo. Ang problema, hindi daw nagkakasundo, nag-aaway din yata. So, baka yun, kumbaga hindi sila nagko-compliment sa training, kaya... posibleng isang nangyari yun. Yun lang. Sa mga ano, yan yung dapat rin na matutunan ng mga fighters na things like this happen. They have to notice. So they need to, kasi sila yung fighter, at the end of the day, sila yung pinaka-importante dyan. You have to step up to the plate and tell them na ako ang lalaban, hindi kayo. So magkasundo kayo. Ayun. You need to man up sometimes. Pero mama sana marinig... Ang coach niya si Jorge Capillo. Doon sa laban na, hindi ko ano sino. Mukhang yun ata ang coach niya eh. Yung si Jorge Capillo, yung cutman ni Tyson Fury. Nakita ko yun sa corner niya, laban niya kay Scandon eh. Ah, yun na, nag-away daw eh. Kaya yun. Nasabi ko na kasi sinabi niya sa interview, so nilabas ko na rin dito para... Anyway, I think Jack Tepora is kung magpo-focus lang siya, maayos lang niya yung timbang niya. I think sabi mo nga is a very gifted fighter. He has the charisma, he has maraming tumitingin sa kanya. May hater siya, ibig sabihin pag may hater talagang ano siya, kumbaga meron siyang quality, star quality dahil nakikita siya ng tao eh. So I hope to see him back at condition. Ngayon na parang hindi ko alam kung kanino siya ngayon eh. Sabi niya kay MP pa siya eh. But medyo laylo-laylo siya eh. Sana makita ko siyang balik sa training at sana may laban na uli. Kahit dito muna, isa muna sa Pilipinas, pampataas ng moral uli. What do you think? Dito muna sa Pilipinas o sabak na kagad ulit sa ibang bansa? Siya bahala. Dapat should just go for it. Kung akyat siya ng timbang, akyat siya ng timbang. Pero, you know, seryosohin. Yung professionalism dapat andyan. Okay. Kasi, sayang eh. Sayang. He had a lot of hype. Si Jack Tepora. Yes. Pinagtawanan na niya. I still remember, nandun ako sa Malaysia nung napanood ko yung laban niya. Ang ganda ng pinakita niya dun eh. Doon siya sumikat na dagkong tahi, napabaksak niya. Ortega ba yung nakalaban niya doon? Gibaldo Ortega. Yun. Grabe. Ang ganda eh. Hindi rin yun, Sir Pao. Pinalo nga si Drian Francisco noon eh. Oo. Pinalo niya, di ba? Sayang. Anyway, we hope all the best to our boxers, especially kay Jack. Ito naman, isang topic natin. Donnie Nietes daw, may offer na sa ibang bansa. Nakita ko to eh. Si Ian ang nag-post nito sa Asian Fight Scene eh. Marami daw eh. What's the best approach of Donnie Nietes during this time of his career, late in his career? What's the best approach? If you're Donnie Nietes, what type of contract are you looking for? Someone who can guarantee me Cuadras and Chocolatito. Eh di sa Matchroom siya kung gusto niyo yun. Kasi nandun yun eh. Favorite talaga nito si Matchroom oh. Andun yun eh. Super flyweight nandun eh. Kasi uhaw din sila sa fighters. Kasi ano yun yes. Sa kanya? Subscription based. Yes. Chocolatito, Sri Sakit Sorong Bisay, Cuadras, andun. Oh. Kalyafay. Walang problema yun. Di no-brainer na yun. Ibig sabihin, doon na siya. Matalino yan si Donnie Nietes. He has no problem. Kasi, itong si Donnie, ang nakikita ko,
Ilang taon na ba to si Donnie? 38. Maybe a guaranteed short-term fights, 2-3 fights to see basta habang nananalo, but big fights na lang. Big fights. Yun nga, yung sinabi mo. Ang hirap din kasi pag promoter ka naman. Hindi ka naman pipirma basta-basta ng ano. Kasi usually, ano, ang napapansin ko, yung mga promotion, sa bandang huli yan, bumabawi eh. Nakita, kaya gusto nila medyo mahaba-haba yung contract eh. Pag kay Donnie, paano kaya yun? Mas maikli, tapos labang ka, ano kagad. Yun ang problema dyan, Sir Pao. Kagaya nga lang sinabi ko last time, kailangan talaga magkaroon mo talaga ng tune-up yan. Pero yung tune-up na talagang caliber talaga na magpapatas sa rankings niya. Kasi wala siyang rankings eh. Yun ang problema eh. Oo, wala pa eh. Kailangan niya pa lumaban ng isa pang Kailangan makahanap talaga, makaano man siya ng promoter, kailangan yung maibigay sa kanya talaga na yun yung fighter na matalo niya, magbibigay bagbag babalik sa kanya sa top 10 ng mga organization ng world title. Minsan kasi takot mo eh. Kasi nga, sabi nga ni Sir Diego last time, parang triple G yan eh. Siya yung tipo talaga na pag nilaban, matatakot talaga yung kalaban eh. Talino eh. Saka magaling, madiscourage ni Sir Donnie. Eh, wala naman siya problema dyan sa rankings kasi very sellable naman talaga si Donnie Nietes. Sabihin, tingnan mo na lang yung record niya, may Ayoka na ngayon dominating. Sabi, yun yung tumalo ni kay Ayoka, Kozuto Ayoka, wala na. Tapos may Chocolatito pa. Madaling ibenta yung fight na yan eh. Actually, basta na makakuha siya ng yung promoter na maayos, siguro nagagawa naman ang paraan yan eh, no? Nagagawa niya ng paraan. Napapakausapan. Kasi Donnie Nietes. I think, ang nakikita kay Donnie, if he can get a very good fight, I'd like to see him two more fights, parang secure the finances, secure the dagdag pera para pag after retirement, mas malaki yung business. Nakikita ko siya, nagbi-business-business, nagte-training na rin sa Facebook niya. Ayun na, yung parang money fight, yung parang exit fight. Yeah, he deserves that. Yun yung parang na he's been deprived of. Yun yung kulang sa career niya eh, yung bow. Oo. Oh. Ito, sa ano niya kasi, pare sa kanyang resume, you would think na, kumbaga eh, talagang isa siya sa pinakamayaman. Dahil ganda ng resume niya eh. Oh. Busog yung ano, antibay niya ni Donnie Nietes. Siya pa yung isang fighter na he can fight you inside, mid-range, at saka outside. Kompleto. Okay. Tapos, the way siya inaano nung HBO dati, before nagsara. Ang ganda na sana ng mga pinagsasabi nila sa kanya eh. They were building him up. Okay, si Mark, ang sipag ni Mark sa comment section natin, hindi niya sasabihin yung gusto niya. Ako, mag-champion yan, goal namin. Yun. Kay Donnie Nietes yata. Very active ka, Mark, ha? Napanood ko si Mark live. Yung mga klase. Yung sa Cebu against that African guy. Undercard siya ni Nietes. Wow. Maririnig ko talaga yung suntok niya. Isa ng pipi yata kalaban niya nun. Nang pipetch yata. Nang pipetch. Oh, yun. Yun. Ganda. Isa. Pangalan. Ayan. Sayang. At anyway, Mark, tuloy-tuloy lang yung training, ha? At October 3 na pala, nag-post siya. October 3 ang new date. Wala nga lang kalaban. Ano yung araw yung October 3? Kasi alanganin din yung September 23 niya eh. Lagi ko ang tinitignan sa backstreet kasi sabi niyo, di ba, Sir Pao, supporting main event sila. Tinitignan ko, sino ba magiging main event nun? Wala pa rin. Kahit sa backstreet niya, di naman nakalagay kung ano yung sino makalaba. Di ba nakakalagay sa backstreet yon pag kunya, may upcoming fight? Wala eh. Araw-araw ko tinitignan. Wala eh. Wala. Tsaka ano, Wednesday eh. So, alanganin eh. Ito, October 3, naging Sabado na. Yan na. Yun. October 4 na dito siguro sa ano yan. Yun. Ikaw na ba ang main event, Mark?
Ayun lang, wala pang kalaban eh. Hindi na tinawag. TBC ako noong October 3. Hindi ako nagkakamali. Tignan ko nga kung sino schedule. May event ang TBC na alam ko, Sir Pao eh. October... May ibang yung TBC noon si ano ata? Samurai? Sino ba? Hindi, ang nakikita ko dito lang si... Wala pa ako nakita October 3 dito. Sa ano, kasi down yung website ng Ring Ring Magazine eh. Kanina ko pa tinitingnan eh. Ito ko tumitingin ng mga schedule. Minsan sa boxer ka ako kasi kompleto eh. Oo, kompleto. Kaso ang dami. Iba't ibang bansa eh. Yung mga matataas. Oo, pati lahat dami. Na doon. Lahat? Oo, lahat. Alam mo, nag-apply ako dito ng ano, ng editor. Boxrec, kaso meron na dito sa Pilipinas. Hanggang tatlo lang daw. Oo. Oh. Diyan na pala mga bigayan dyan. Ay, yun ang akala mo, maganda bigayan. Yun ang akala mo. It's all about the passion for boxing. Oo, oh, yun lang. Hindi, oo. Oh. Hindi ganun. Teka, may mga comment na kaya. TB5, o yan na. May TB5 na yata ipapalabas. Laban niya. Ito, sabi ni Ramel, nakikinig sa atin, ha? Is Phil versus Mexico rivalry still a flame or it shifted to Philippine versus Japan due to Casimero versus Inoue watching from Ratchaburi, Thailand? Ako muna, tingin ko, ano, hindi naman. I think it could still be there. Depende kasi sa current active fighters natin eh. Wala pa masyadong marquee matchup eh. But I think because kasi pag Mexican ang kalaban natin, medyo ang nakikita ko ha, medyo mas malaki yung ano eh, yung ano niya. Parang yung marketing niya sa dahil sa America ginaganap eh. Itong sino ba yung nakikita niyo pang marquee matchup ng Philippines versus Japan aside from Naoya, Dunaire, sino pa? Na talagang world level. Wala naman kasi, na marami sa Mexico talaga. Meron din sa sino pa? Philippines versus Japan. Tony Yete, Sayoka. Yun. Kasi yung mga laban sa Japan, ang dami niyan sa Pilipino, hindi pinapalabas halos lahat. Karamihan mga minimum weight, light flyweight. Karamihan ng mga ano natin diyan. Hindi pinapalabas. Yung iba, yung mga Pilipino, yung pampataba ng mga fighter nila. Yung mga karamihan, Ken Shiro, mga kinakalaban yan. Kasi pa ba yung isang ring magazine, ano? Pero napanood mo yung interview ko kay ano, no? Tino, no? Pampata. Real talk. At saka sa Thailand din, may mga namamatay ng Pilipino doon. Totoo. Marami, ano na. Ginagawang pataba. Pero sabi ni, ano, ni Joel, Pong, yung Pilipino na taga Thailand, hindi lang naman daw sa Pilipino ginagawa yun eh. Sa lahat daw talaga ng boksingero. Basta wala kang manager, wala kang promoter, pataba ka lang. Mahirap ka talaga. Tsaka talaga yung short notice ka. Kaya nga si Pacquiao gusto gumawa ng ano, Philippine Boxing Commission, di ba? Iba pa yan. That's a different issue. Because, to protect the fighters. The thing about that, the Philippine Boxing Commission, yung scope niya is Philippines. Not Thailand. Oh, pero sila yung magde-decide kung okay na ba to. At least may medical. Is he healthy? Meron naman yun, pare. Meron. Pero I'm sure na ano yan. Ang problema kasi, pagdating dun sa ibang bansa, at saka yung mga boksingero natin kasi, this is the real issue here. The issue is, our boxers are willing to fight even if the fight is tomorrow. Because they need the money. Yeah. Yes. Tapos even if they have five fights in a row na talo, they wanna fight because they need the money, because it's bigger money outside. I wanna tell you this. Dapat, yung mga boxer natin, merong rules sa Games and Amusement Board
na they have to win at least 2 out of the 5 fights or 3 out of the 5 fights. And they have to be rated in order to go out. Yeah. Yung ibang nakikita nyo na lumalaban sa ibang bansa, hindi yan aprobado ng cap. May nakita ko naka board shorts lang. Hindi yun aprobado ng GAB. Kasi tinatanong ko yung GAB, oh, what happened here? Yeah, we don't know about that. Ang problema... Kagaya, Sir Pao, nitong Pinoy na huli yung sa top rank na lumaban lang, parang weeks lang, sino ba yun? Weeks lang lumaban ulit, tas ngayon ano yung GAB ngayon, pinapapaliwanag, nag-ano sa top rank events. Kagaya sa kanina. Kasi... That's the thing, pare. Let me explain that situation. Sandali. So, the GAB or kung sakaling Philippine Boxing Commission, pwede sila magpadala ng letter, pwede nilang i-stop. But if the boxers are not licensed from or expired their license at nasa ibang bansa, what can they do? Wala silang magagawa at wala silang control doon sa ano ng ibang bansa eh. Unless ang gawin ng GAB meron silang ano yung parang connection para sa Nevada Athletics, sa Thailand Boxing Commission. Pero at least mapanagot lang yung mga mababan lang sila dito sa Pilipinas. Oh. Para matanggal na yung mga gagong yan. Marami kasing taking advantage of, you know, the poor boxers. Alam mapagsamantin na kapit patalim, pinapadala doon to a slaughterhouse. Yeah, that's the thing. I don't think the boxers themselves are to be blamed because no, not hindi mo ayawan yung pera eh. Oh. Wala kang pera. Yun ang mahirap. Eh, ano rin eh, two-bladed sword kasi. O, tamo, sasabi ni Ian pare, oh. Raymond yan, nung wala pong authority from GAP yun. Marami actually walang authority na lumalaban kasi hindi, pag hindi ka naman lisensyado, hindi ka under ng scope eh. Mahirap. In the real world, ganun. Pero you cannot control everything. Mark, sipag mo talaga makipag-usap sa mga... Salamat ha. You're making this live very active. Kaso, iba yung topic mo dyan. Dream fight ko si Oscar Valdez, pero umakyat. Super featherweight. Pwede yan, abutin niya. Sabi niya, pwede pa yan. Bandang latter of your career, baka mangyari pa yan. Ganang laban na yan. Shoot tayo, Mark, naman. pag nakadaan yan ng Cebu. Ayun. Nasa na si Xu Ximing? Wala na yan, Sir. Mayroon sa mata yun eh. Ano rin to eh. Ang tawag doon sa basketball player na ano, na kala mo magaling. Ang tawag doon. Napaka-celebrity kasi eh. May term doon eh. Yung ano ka, yung tinig ka ng number one, tapos hindi ka pala magaling. Hindi ka ganun ka, yung as expected. Magaling ka, pero... Underrated anyway, ba yun? Overrated. Liberated. Manufactured kasi yan si Xu Ximing, tapos nagpaka-celebrity na ang daming movies and commercials doon sa China. Laki pa ng market doon. Talagang na-overwhelm. Kaya nagpaka-celebrity na lang. Nagpaka-celebrity. Nagpaka-celebrity. Yun yung huling laban niya kay Shokimura na ano tayong mata niya. Kaya mula nung hindi na siya nakalaban, doon niya ay injury niya. Yung titingnan sa Boxrex, yun yung huling ano niya eh. Yung world title niya na dinipensa niya kay Shokimura, na-injury siya. Grabe yan. Ang lakas-lakas ng market niyan dati na Pacquiao, ano. Yeah. Yeah, Sir Pao, isipin mo ah, 4-rounder siya na ano siya ng HBO sa main event, di ba? Nung unang, yung debut fight niya, undercard si Viloria sa kasi Estrada. ibang klase. Ba talaga yan? Okay. Alright. Any 1 hour na pala tayo. Hindi ko na naman napansin. At si Mark kasi keeping us company. Again, Mark is saying, ha, dito, ewan ko kung alam nyo na, ha, siya na, sinasabi niya na October 3. Yan na po yung bagong date ng laban niya. Ha? Wala pa yata na magbabalita dyan eh. Meron na bang nagbalita na
na ano news agency. Oh, yan na, October 3 ha. I think meron isa, nabasa ko pa lang kanina. So October 3 wala pa po siyang kalaban. Any last messages kasi alam mo naman pagkwentuhan natin hanggang umaga na naman tayo dito. Abutin tayo. May bagong ka ng kalaban? Wala pa po. Ayan na. Nakikipag-usap pa ito si Damoro Bolo. Batalyon. Borbol. Batalyon. Ay, ano? Ano ako sa inyo? Papalitan ko ng konti yung topic, ha? Mag-iba ako ng sport. Kasi finals na yun. Nanonood ba kayo ng NBA? No. Hindi. Ikaw hindi? Hindi. Karamihan ng Pilipino kasi automatic. Alam mo, nagko-cover ako ng basketball sa PBA because yung POWCAST SPORTS talaga, basketball, boxing, MMA. Pag pumunta ako sa ano doon, tinatanong ko yung mga basketball player na kung fan sila na, kasi gusto ko makahinga ng ano ng commentary nila eh sa bihira talaga sa 12 player ng roster. Dalawa lang siguro yung boxing fan. Ha? Huh? Ganun lang talaga. Oo, natatandaan ko sa Hinebra kasi ano Hinebra ko eh. Japet Aguilar lang. Japet Aguilar saka si Joe Devance. Si Asi Taulaba din. Yeah, oh, si Asi. Oh, hindi naman siya Hinebra kaya sa the rest hindi. So, yun, ganun. Pero pag pumunta ka ng basketball, ng boxing event, lahat ng mga boxingero, 90% basketball fan. Dito sa Philippines. Yes, dito sa Philippines. Diba? Kasi, sad to say, ang boxing is still considered, may a little bit of stigma. It's still considered as a poor man's sport. Yes. Hindi kasi napapalabas TV kaya hindi kilala ng mga basketball player, yung mga boxingero. Nung sinama ko si Casimero, pare, sinama ko si Casimero sa laban ng Philippine team. Sina Marshall Lassiter, sina L.A. Tenorio. Sabi ko, Pitcher, world champion yan. Dumikit sa kasi L.A. Sino nga to? Sino nga to? Ganun. Sabi ko, si ano yan? Si General Casimero. Ah, oo. Oh. Lumaba, ikaw ba yung nakakuha ng gold sa, ano, sa SEA Games? Ay, pro na yan. Si Marshall Lassiter ng certain, nag-bless ko. Mas malaki yung audience niyan. yun. Hindi. Yeah, okay din minsan dapat nagko-cross-promote tayo para sa basketball. Kasi, sabi mo, we hate to admit it, but basketball is still the most popular sport. So, kailangan dalhin natin yung boxing doon para mahatak naman natin yung iba pabalik. Si Pacquiao makakagawa niyan eh. Kasi, yung boxing, we have to make it cool again. How do you make it cool again? You connect with the entertainment industry, other sports, and parang music. Oo. Mga hip-hop. Yeah, yeah. Yun nga, kailangan ng ganun eh. Which brings you back to the branding and the marketing. Yeah. And yung alagaan, ito rin yung isa, kaso wala kasing pera, that's the problem eh. Siguro kung may pera yung mga manager, they would have groomed their fighters. Ang problema, how would you idolize someone na, yun na nga. Mahirap kasi, ayaw talaga, ayaw natin maglaban Pilipino against Filipino. Pwede sana eh. There's one way to do it. Pero, it's not good. Saka isa pa rin, para makilala pa yung team. Wala kasi magko-copyright sa parang dati blow by blow, yung mga fisturama parang dati, yung dati ano ngayon, wala na eh. Kaya mahirap talaga makano po yung mga ibang boksingero natin eh. Before I go to my next and I have a response to that, Mark. Gusto ko lang matanong mo, ano, Diego, ano yung ibig sabihin mo na but you don't won't like it? Eto, there's a kasi way. Philippines, we're comprised of different tribes. Diba? Iba kami yung mga Cebuano, mga Bisaya, mga Tagalog, mga Pampanggenyo. For example, may isang taga-Bisaya versus isang taga-Tondo. Trash token kami. Mga Tondo, mga Bading yan, mga Gento yan. Kayo namang mga Bisaya, mga... Ano yung sinasabi dati nung 80s? Lumilipad sa ano sa banig ng mani
Yung may sinasabi ng ganun. Hindi ko pa narinig yun. That's the only way na may mag-trash token. Get make it a tribal thing. Kunwari sa MMA, di ba? Merong Team Lakay, Baguio, mga Baguio boys. Pag may merong mga Cebu boys, mga Mactan boys, mga Team Lapu-Lapu, that's the only way. Pero, kasi, this is just a theory, tayo, nasakop tayo ng mga Kastila and the others because hiwa-hiwalay tayo. Yeah. Ngayon na nabuo na tayo, naging Philippines tayo, dati we were comprised of different kingdoms, now na nabuo na tayo, parang we don't wanna make the same mistake. Kasi dati, nasakop tayo kasi hiwa-hiwalay eh. Tawag, uy, pakisabi kay ano, datu ng Cebu na kailangan namin ng backup, walang bumackup. Kaya mahirap yung Casemiro versus Donaire. Natuto tayo eh, I think. It's inside us. Na the same natakot ano, tayo eh. Oh, hindi katulad sa Amerika na merong Michigan. We have the Michigan style. Mm. Or yung mga taga sino pa ba yung mga sikat na ano na mga boxing ano, mga New York, iba yung style nila, Florida guys, iba rin. Parang ano yan, east side west side ang ano no, hip hop. Ah, ganoon. Pero pare ginago, merong paraan na parang ganyan. The problem is the promoters need to risk. Ito yung mismo. Kaparehas ng tribal wars but promoter wars. But fighting the best of the promoters and the best. Yeah. Ang nangyayari kasi ngayon is build up. And that's why promoter against ang tinatawag nila lost command. Which is the boxers that doesn't have a promoter or manager fighting someone from the promoter. It's very seldom na makikita natin yung ganun. Siguro lang, I think, pwede naman yung ano mo, it's just about how to amplify and market it that way. Kasi every time naman na naglalaban yung dalawang boxingero, they represent two different location lagi. Most of the time. Hindi lang na e-echo masyado. Uy, taga Batangas yan. Ito, taga Cagayan de Oro, magkalaban. If we market it that way, and that's why mas successful yung UAAP kasi sa PBA when it comes to crowd. Ah. Yeah. Diba? School. Kasi school eh. Yung school ko mas magaling sa school mo. yung sa PBA kasi brand eh. Saka hindi naman pupunta yung ano, ito, school. May pride eh. Yeah. May pride na ano eh. Actually, Pao, kaya natin gawin to eh. Money is always the question eh. It can be done. Yeah, no, people have a lot of money. There's a lot of people who have money. They just need to be put in the right path. They have to be shown the light. Yun, if they're willing to spend, then good. I'm still trying, actually, to tell you a secret. You know, if I can find someone and I'm still searching for someone, I would like to promote, and I would really like to promote a fight. And sasabihin ko sa talagang yung live ko na araw-araw, hindi... And I will not just sponsor hanggang sa lumaki, hanggang sa, you know, Netflix is a thing. So, Powcast, wala na tayong magagawa. Diyan na natin ilagay. And gagawin ko yan, yung lugar sa lugar, promoter sa promoter. At saka ayoko mag-manager, gusto ko lang mag-promote. Kasi pag naging manager ka, alaga mo yung ano mo, ayaw mo matalo. Sorry. Ang problema lang, saan mo kukuha ninyong pera mo? Usually kasi, you get the money when your fighter fights abroad. It can be done but here. But it is possible. Kailangan na natin maghanap ng... We have to find a sponsor and first, make boxing cool again. We're trying to make it cool, brother. Gusto ko nga sana lumapit kay Pacquiao, you know, make a movie about boxing. For the kids. Eh, marami na siyang movie. No, hindi kasali si Pacquiao. Gusto lang, kailangan ng mag-fund na movie about boxing here in the Philippines. Na, you know, iba. Yung parang Batang X. Alala mo yun. Wala nang movie for kids ngayon eh, na tayo ginagawa for some reason.
Ako, kung ako, oh, kung ako lalapit kay Pacquiao, total pinag-uusapan natin. What I would want is Pacquiao to help televise all the boxing promotion. Yeah. Or actually isang naisip ko ha, eh gagawin ko na tong public ang tawag doon sa spiel, hindi may tawag din eh yung pag nag ano ka sa investor. Nawawala sa isip ko eh. Yung nag ano ka, mayroon kang propose. Pagpipitch, ha? Ito yung pitch ko sa kanya. Penny, POWCAST SPORTS would like to support all promotions. I just need you to sponsor me going to the H. Direct lang, parang ano, and then I will show all of the boxing event all around the Philippines. And yun. I'm not gonna get anything from it. My revenue is based on whoever will watch. But yung kung ano man yung gasto sa 3 cameras, sa pagla-livestream, sponsor lang niya. Chicken sa kanya yun eh. Maganda yan. And it's an investment. Oh, yun na. Tapos, punta ako na. And then, people would realize na, oy, may mga boxing. It's not gonna be TV quality because unfortunately, some of the promotion is just done with the ring and that's it. Uh-huh. It's not gonna be that kind of quality yet, but we have a start. At least people would see the fight. And then maybe, just maybe, yung promotion na nag-promote doon sa kuwari sa Mindanao na mamaliliit na promotion somewhere San sa Mindanao man? hindi sana may mapera din sila eh. Kuwari maliit na yun, just maybe they can find a sponsor for themselves because hey, we now have a coverage and your brand will be seen now. Mm-hmm. Maybe it will be easier. Yeah, kasi the way TV works is two ways eh. Minsan yung sa ABS, hindi ko alam if I'm right or wrong, yung laban ni Casimero, I think it's sponsored by ABS. But ABS, kinover na nila lahat yung mga brand ng promotion. Yung brand lang nila yung pinakita nila. The good thing about ABS is they have sponsored themselves already. Pawkas wala eh. So, ang mangyayari, yung pag may ano kami, yung promoter ang nagbabayad para i-coverage, para yung sponsor nila makita dun sa TV. Yeah. It could work like that eh. Those are the kind of setup kasi. I think so, we can pwede rin naman gumawa si Pacquiao ng parang ano eh, subscription based kasi ngayon there's a move to go ito magkaka 5G na tayo and then we're slowly moving to the cashless system. So yeah. Lahat sa phone na. So madali na lang na you wanna watch this fight na 10 pesos, 20 pesos. Direkta. Yep, actually, it's dito sa YouTube, di ko pa alam kung nabenta ko na sa ito eh. Di pa pala kita nabibentahan. I have a membership on YouTube. Ah. It's 49 pesos per month. But what happened there is parang subscription din siya. But wala, ang content ko lang doon na binibenta is yung behind the scene tsaka yung mga photos. I don't know. Pero it works something like that. Parang sa Fight.tv, sa mga pay-per-view nga, if uso na rin yung mga subscription based. So ang problema ko lang diyan nga eh, when you say it's a poor man's sport, how would it's not about the money, kung 10 pesos lang eh. Yung access nila sa technology of paying it. How? Yun nga. Hindi naman lahat may GCash. That's why ngayon there's a push to go cashless na. Mangyayari din 'yan kaya ang daming nag-invest nung dito na brand kasi it becomes yung dito na company. Ang dami kong kaibigan na nag-invest doon eh. Telco, yeah. Uh-huh. Yeah, yeah. When is it gonna be up? Lapit na yan. Nagka-problema lang kasi doon sa Hong Kong, parang binaran ng Amerika yung underground na fiber optics. I don't know. Pero mangyayari yan, Pao. Well, yeah. You know, I work in sa BPO kasi ako dati, parang yung ano yung development natin when it comes to finance technology, we're lagging behind lalo na sa credit card consumption. Sobrang yeah. Sobrang layo. Kaya ang hirap makabenta eh. Ngayon, tayo may mga credit card tayo, ako may credit card ako, sigurado ako meron ka, pero yung mga market natin, yun ang problema. Kung may mga credit card yan, hindi maganda sana. Mabilis lang kumuha ng pera.
credit card pa naman, parang kung laging may pera kahit wala. It yeah, will change, I think. Yeah, well, hopefully we can still, we are still here when it happens to fully. One other way to do that is to elevate, and sabi mo nga, to make it cool, so we can attract fans on the B level. Yeah. Or the A. Yeah. Yan. Mga mayaya, you need the elites to, ano, to for them to stay. Kasi they wanna gamble. Yan na nga. So, and to do that, we need to make boxing cool, market it better, uh-huh, or sexy. Parang volleyball. Sabi ko nga, baka pwedeng pag mini short na natin yung mga boksingero, magwapuhin natin yung mga boksingero. It could happen. Tsaka yung the gambling part of boxing is a big part of boxing. Okay, ang nangyayari dito sa gambling part natin is small time. Na, sa Cebu ba, nagsisigawan yung mga tao ng blue, 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 red, 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 red? Anong blue, 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 red, red? Hindi mo alam, ha? Sa Dabao at sa Mindanao, naririnig ko pag lalaban-laban, di nila kilala yung mga boksingero, blue, 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 blue! Red, red. Ayan. Actually, dito sarap pumusta eh, kasi alam mo na kung sino llamado eh. Eh, sila hindi masyado eh. Small time gambling. In Cebu, magkakaroon ng parang Las Vegas dito eh. You will see a lot of fights here. 20 hotels are coming up. Really? Yeah. At saka dun sa ano, right, tas gagawan dito ng parang yung mga, ano tawag dito, yung mga cruise ship magda-dock dito sa Mactan. So, I think na baka mapanood namin si Marcial mag-fight dito. Oh, nice. You know, when is that gonna happen? Do you have a tentative date? No, hindi ko pa alam kung si Marcial, pero yung mga ano projects sinisimula. Yeah, yeah, the project. Cebu 5 years, 10 right years? Now. 5 years, 10 years? 5. Merong ang dami yung bridge ginagawa na, and then there's this train. Well, I know Cebu is booming and it's been booming for a while. And much as the same, meron din dito kasi ginagawa sa bandang ano Pasay na parang ano rin, Pacquiao ano Coliseum. Oh. Malaking parang syudad, city talaga. It's a gambling city dahil marami ditong mga ano rin eh, mga resorts, 'di ba? Mga Okada dito lahat. Yung City of Pearl. Yung gano'n, oo. Tapos may Pacquiao gym. I've seen the videos. I don't know if it's gonna happen or true or when. Sana abutan natin. My dream is talaga to make this podcast big. Sinasabi ko na, if I'm gonna dream, I'm gonna dream big and be the overhead. Right. That's right. Be the zone of the Philippines. Total, di ba? I can see that. Pero, it will happen. Ginagawa mo yung tinitrain mo yung mga boxers na ano na matuto mag-interview. That's a big thing, man. Kasi may nakausap ako na promoter dati dun yung mga boxers na Cebu nag-sign si Oscar De La Hoya. Pinatira dun sa bahay ni Oscar. Si Oscar mismo nakikikain sa kanila. Yung mga boxers natin, parang nahihiya. Ayun lang eh. Na sa Bisaya, mataha sila, mahadlok mo ang story. Mahadlok ba? mag-storya. Oh. Ang dapat nilang, they have to remember that Filipinos were proud warriors. We were warriors. Nasa dugo natin yan. Lahat ng laro natin is from fighting. Yeah, Tinan yeah. Mo yung, kahit yung sayaw natin, tinikling, footwork, yung tumbang preso. Footwork yan. Ito, yung nakikita ko dun, Diego, I don't think, ano, I know, they're proud. Nakikita naman natin kung paano sila lumaban eh. They're just not used to talking and they're, doon sila siguro na-intimidate, lalo na pag English, pag minsan pag Tagalog, and hindi natin mawawala yan hanggat di sila talaga masanay. So, dapat dito pa lang talaga. Yeah, magaling ginagawa. Iba talaga yung ma-overwhelm ka sa audience eh. Ang daming tao. Tapos, mahiya ka mag-English. May nakausap ako, kaka
after the fight, kakabugbog lang niya sa kalaban niya, sobrang ang parang ang yabang. Hinarapan ko ng camera. Sir, sandali ah. Sir, ano pa sasabihin? Sir, basta... There's nothing wrong with that. Pero, yeah. Oh. It's something you have to learn. Kasi, ito ha, you're not there for boxing. Boxing is not a sport. It's a business. Oh. It's a business. You have to do all this bullshit. Nonsense. Yeah. You have to learn that. Yeah, yeah. Tom, word station, very humble talaga Filipino, yes. But there's a difference between very humble and shy at hindi maka-express yung sarili nila because, hindi lang sanay eh. I can still remember Manny Pacquiao. Iba, Manny Pacquiao, kahit di marunong mag-English, pero he's trying. Yeah. Hindi siya takot. Nawa nga ako dun sa interpreter niya, nawala ng trabaho eh. Di ba? I still remember na you know this is the for God for the Philippines, di ba? I like to thank God, pero who cares? No, the thing that became his charm. Yeah. And everyone is saying that all over, pero hanggat nananalo siya, wala. It became a part of him. It became kumbaga nakilala siya lalo dahil doon. You don't have to be braggadocious. You don't have to be parang mga Amerikano na maiingay. You don't have to be like that. Pero let me misinterpret kasi. Go ahead, sige, pare. Kasi yung ano, pagiging shy, it can be an endearing trait, shyness. Pero ang sinasabi lang ni Pau na you're so shy that you recoil from the moment. Wala na. Sayang. Hindi lang in front of the camera, pero sa ano, instead na you learn something, you meet people who can help you climb up that ladder, na ano, sayang. I will tell you this, tatagalogin ko na lang para maintindihan ng mga boksingero. Minsan kasi pag sasabihin ko sa boksingero, magsalita ka naman. Minsan nai-interpret ng ibang tao na, uy, pag nagsalita ako, kayabangan na. Uy, pag nagsalita ako, baka... natatakot o bash. Pag sinabi kong magsalita ka, iba na kagad yung ano nila eh. Pag ang inti, ano nila doon parang, hindi mo naman kailangan magyabang ka. Sabi mo nga, you can say things. You can express yourself the way you wanted to be known, the way kung gusto mo mahihayain, but you still have to say something. Hindi yung, pag ano, wala talaga. In this day and age, people are invested in an athlete or a celebrity that they know. Mas magiging invested sila kung alam nila kung sino ka. That's the way how it works right now. Mm-hmm. And that's why yung social media is very important. But and then again, hopefully every Sunday na nag-uusap tayo na ganito and nagiging ano na medyo I like this topic actually. I've been contemplating and dami kulang lang yung oras ko na to talk about the other things that I like, sayo ko lang ito masabi kasi medyo wide-ranging naman yung, yung knowledge mo eh. Marketing, inspiration, businesses, technology, those are the topics that I like to talk about. Sabi nga ng iba, alam mo nung una, hindi pa ako nakakapag-adjust. Pag napunta talaga ako, nagkakabay ako, English lahat yung ginagawa ko kasi I thought it's gonna be that. Yun, natuto rin ako na nag-adjust ako kung sino dati. Kaya, yun. Kasi galing ako sa BPO eh. Sa, may English-English kami dun eh. So, saka, yun. Doon na lang ako natuto. Napamahal na ako. And we need, that's why nahata ko yung mga kaibigan ko dito rin sa boxing. Anyway, pare, 10:41 na pala. Napasarap na naman yung na. Ano ko eh. Do you have any last word? Last statement that you wanted to say? Lang na keep supporting our fighters lang sa mga na don't be afraid na to kuan ay sa mga fighters naman huwag kayong maano sa mga nang babash kasi there's lesson in there. Huwag niyo lang dibibin. Yun lang. Maraming salamat. Maganda yung topic. All right, maganda. And then ako last na lang ah, yung mga ano fighters, huwag niyo na lang replyan sana yung mga bashers.
Lalo lumalaki yung issue. Yan yun na lang kasi napapag-usapan kayo. It's negative publicity pero wag na lang natin replyan para hindi ka rin kayo na ano, natatarget lalo. Lions don't concern themselves with opinions of sheep. There you go. That's the all wisdom. Right. Okay, pare, ha? Alright, maraming salamat. Alright, salamat. Thank you very much. Sige. Diego, salamat, pare. Ingat. Bye-bye. Okay. Alright, dami pa rin nanood sa atin, ha? Salamat, ha? At yung fans night natin, naging mga kaibigan ko. Next time naman, sali rin kayo para mapasama kayo sa usapan. At kailangan nyo lang naman ng magandang internet. Ganda doon ang tandem namin. Salamat, salamat si Mark. Salamat kay Mark. Salamat kay Diego Bandito na hindi yung DJ. Okay? Tandaan nyo po, Tuesday 10 a.m. Albert Pagara. And then, ang surprise ko sa inyo dahil sa mga nakinig dito hanggang sa dulo, ang ating Wednesday to Saturday, lahat po ng i-interviewin natin, puro undefeated boxers na hindi pa ganun kakilala. Puro undefeated boxers. So abangan niyo yan. At ako yung magpapasalamat, magpapaalam na sa inyo. Good evening, good night, and see you again next time. Rest day ko ng Monday, Tuesday, pero Tuesday pala meron akong sports vlogger con. Salamat po! POWCAST Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell.